Sante Business Owners. Ito na naman kami. Medyo mang-ingit lang uli. Nandito kami sa front area ng Superstar Star Crosses Bergo. Ang sarap ng buhay dito. Tingnan mo naman si Sir Randy. Oh. Diba? Ganito pala yung feeling ng rich na kung saan, doon tayo papunta. Ano ba, Sir? Ano bang pwede nating maikwento sa kanila? Parang sarap ng upo mo dyan. Ha? Nakataas pa yung paa mo. Paulit-ulit ko sinasabi, partner. So, pag nag-sante ka, may experience mo yung mga bagay na hindi mo na-experience at hindi ka maghihinayang kasi libreng ibinibigay sa'yo ng company. Ito mo itong buhay natin na to. Naglalakbay tayo, wala tayong nakitang pangpang. Nasa gitna ng karagatan. Mm. Pero ang masarap doon, pag nagugutom ka, kakain ka. At pag nabusog ka, gala ka ng gala para magutom ka, para mamaya, kakain ka na uli. Kasi yung pinoproblema mo, paano mo madadigest yung kinain mo sa dami. Kasi nga, lahat libre. At dyan tayo nabigo. Kasi hindi tayo pinapasok doon sa gym. Kasi wala tayong rubber shoes. Ang ganda-ganda pa naman ng gym. Kaya dito lang tayo sa ballroom area. So, ngayon, nandito tayo sa pinaka-front ng Superstar Bigo sa Deck 12. Mm. So, grabe talaga. Deck 12, ibig sabihin, 12 floor to. Yeah, 12 floor. Grabe talaga ang in-experience. Hindi ko may paliwanag ng saya. So, ano bang ginawa lang namin? Ang ginawa lang namin, nagtrabaho. Siyempre, sa trabaho sa Sante, isang trabaho, apat ang tatamaan mo. May travel, okay. May income, okay. May kotse, okay. At the same time, mayroon pang gadgets. So, ano pang pinoproblema mo? Gawin mo na to. Huwag puro complain. Kasi, pag puro ka complain, wala mangyayari sa'yo. Ibig sabihin doon sa trabaho natin before, sa corporate job natin, ang nakuha lang natin, income. Income, yes. Wala yung tatlo. Dito sa ginagawa natin ngayon, kuha mo yung apat. May income ka na, may travel ka pa, may kotse ka pa, may gadgets ka pang makukuha na gusto mo. Tulad itong ginagamit natin, iPhone 7 ito. Mas mahal pa yung case. Kasi 600 ang bili ko. Ay, yung iPhone 7 ko, libre. Bigay ng office. Tama. Saka, partner, ang malaking pagbabago ngayon sa buhay ko, dati-rate, pag naglilipo ko sa trabaho, attend wedding, attend barrio fiesta, pero ngayon, nagpaalam ako sa boss ko. Sabi niya, bakit ka maglilip malaluan? Because I have a travel for Japan for free. Ibang-iba na ang mga reason ko sa leave ko. Travel, tour. Hindi ko nararating ang Boracay. Pero, ang nararating ko, iba't ibang bansa. Yan ang pinaparana si Sante sa akin ngayon. Oy, para sa mga hindi nakakakilala kay Sir Randy, ha, EMC member to. Kasama na siya ng Executive Millionaire Circle sa company. At part-time niyang trabaho to. Pero inamang pumasok ka sa Executive Millionaire, it means nasa 2 million in above na ang kinita niyan. So, walang dahilan para hindi mo magawa ang negosyo. Ang dapat lang alamin mo, ano ba ang gusto mo? At anong biggest way mo, bakit mo ginagawa ito? Kasi pag hindi mo alam ang pupuntahan mo, hindi ka makakarating. So dapat alamin mo kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. So hindi question kung paano gagawin. Hindi. Ang question, bakit mo gagawin? Yes, yeah. Tama, partner. So dapat alam mo yung purpose mo. At alam mo yung pangarap mo. Kung bakit mo gagawin, kung para kanino, kung para sa sarili mo lang mababaw. So dapat isipin mo ang pinakamalalim para hindi ka bumitaw sa negosyo na ito. Tika mo na, sir. May tanong lang ako sa iyo. Kasi siyempre, dahil marami tayong ginagawang activity sa Sante, marami kang absent sa opisina. Yes. Paano ka na nila tinatrato doon? Actually, partner, magandang katanungan yan. Ang sabi ko nga sa boss ko doon, kung hindi nyo ako kailangan, tanggalin nyo na ako. Pero balita ako, prenumote ka pa eh. Yun nga, mabigat, partner eh. Nagpala ko ng resignation for retirement, pero ang ginawa sa akin, pinromote ako, binigyan pa ako ng promotion para lang ako wag umalis. Ang sabi sa akin, sige lang, pag may lakad ka sa Sante mo, magpaalam ka lang. Iwaayos natin ang schedule para hindi maapektuhan yung line. Sa tingin mo, anong dahilan bakit nila ginawa yun na instead na tanggalin ka, lalo ka palang kinikip? Siguro may mga bagay na nakikita sila sa akin na kailangan pa nila ako. Alam mo naman, partner, sa corporation, once na kailangan ka pa nila, hindi ka nila bibitawan. So siguro, continuous learning para din sa business natin. Learn, learn, learn. Ako, iba ang iniisip ko dyan. Sorry sa aking iniisip, pero okay. Ito yung assessment ko dyan. Kung alam kasi nila na wala kang ibang source, kundi sila lang, correct. Puro fear ang ibibigay sa'yo. Correct. Pero dahil kaya mong tapatan yung source na binibigay nila, kumpara dito, deserving person ka, ayaw ka nilang bitawan. Alam mo kung bakit? Wala silang pwedeng ipagmalaki sa'yo kasi may pullback ka. Tama, partner. Magandang. Nakakuha ko ng idea sa'yo. May pullback. So, ano ang ibig sabihin? Pwede mo naman palang pagsabayin yung corporate job mo kasi marangal yon at maayos
at the same time, itong sideline business job mo. Ang nakita ko, dalawang bagay, partner. Una, wala kasing yumayaman na empleyado. Correct. Wala. Pero marangal na trabaho yun. Kaya hindi ko talaga pwedeng itagi. Pero kung gusto mong yumaman, empleyado ka at the same time, negosyante ka. So, anong ibig sabihin? Wala kang itatapon. Pwede mo siyang gawin ng sabay. Walang excuse. Walang excuse. Depende lang sa time management. Tulad ng nararanasan natin ngayon, ang sarap ng buhay na ganito. Pambihira. Halos kulay blue na yung dagat sa lalim. Oh. Wala kang makitang panghang. Nag-aantay lang tayo ng makitang pating eh. Alam mo pa ang hinihintay natin? Kung ano? Magutom ulit. Para pumunta ulit tayo sa mga restaurant. Mamimili tayo ng restaurant. Alalahin mo, partner. 6 times tayo kakain every day. Grabe. Saan natin ilalagay yun? Nakakaisa pa lang tayo. Sold na sold na. Paano pa yung 5? Buti lang may barley na pang day. Pang ano, pang tapon ng mga basura. Actually, nakakadalawa sa sina ako. Kasi alam ko kung gano'ng karami kinakain. Yun ang advantage sa ating partner. Dahil meron tayong alam sa alabot sa kalusugan kung paano didispose yung kinakain natin. So, attack lang tayo ng attack. Kasi pagka-attack natin, inunuman tayo ng panlinis sa ating loob na dyan. Kaya pala, kaya pala 3 times ka nang nawala kanina. Grabe, hindi ko mga kaibigan, mga business partner. Dinadanas namin ngayon, gusto namin danasin ninyo. Pero hindi namin magagawa yon kung ayaw nyo. Tama. Nung una dapat kasi, i-goal nyo rin. Kasi kahit anong gusto namin ni partner Joel na may sama kayo dito, pero kung kayo mismo ayaw nyo, wala kami magagawa. Kaya namin kami nang bibidyo ng ganito, hindi namin kayo niyayabangan. Iniingit lang. Totally prang, iniingit namin kayo para manggigil kayo na makuha itong ganito. Kaya nga namin eh. Meron nga dito mga... Ato, partner, ang napansin ko kahapon ng papila pa tayo, ang sabi ko kay partner Perch, napakaswerte natin. Kasi bakit? Meron diyang mayayaman, nagpukrus naka-wheelchair. Nagkukrus sila, pero hindi nila may-enjoy. Sa breakfast kanina, nakita dati, naka-wheelchair yung nga yun. Hindi nila may-enjoy, partner, kasi naka-wheelchair. So, very lucky tayo, sa ganitong age, ganitong kalakas, ganitong kasiglang katawan natin, na-enjoy natin ito. At ang higit sa lahat, libre! Saka yung Vienna ni Joey Loyog, di ba? Oo. Ilan sa 72 years old na siya. Nagawa niya, at mabagsik pa masyado. Grabe. So, anong ibig sabihin? Ang pumipigil lang pala ng success mo ay walang iba kundi ikaw. Tama. Bibitawan mo yan at talagang kukunin mo, ay makukuha mo. So, naka-7 minutes na tayo, partner. Mamaya-maya mag-record tayo ulit, ha? Okay. Para ma-update natin sila.